Magandang gabi po! Huwag ganun, huwag ganun. Huwag kang mga kakambing dun, okay? Substance. Distract, kailangan distract yung sarili. Para sa mga bata. Para sa inyo to. Para sa inyo to. Pwede mo kayo hindi kumain ng 1 week. Ako si Mac Navarez. Ako ay nag-stand up for 6 years na. Well, eto ko ngayon. Pabanyo ang aking sanctuary bago sumamba sa stage. At ka na! Fuck! Shit, mother fuck! 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 God damn! God damn! Marami din akong mga tools na ginagamit, kinakausap ko. Kasi humingi ako ng mga payo sa mga comedy gods eh. Hello! Ayan, narinig ko na. May boses dun. Doon lang gagaling ang mga sekreto kung bakit ako gumagaling. So yun, bumubulong sa akin. So nakakalma. Nakakalma. May mga nagmamoan, mga ganong narinig. Iba, diba? Yun yung reason siguro kung bakit nasama ako for season 2 ng Hoy Bibig Mo, dahil yung bibig ko po ay napakababoy. You ready, brother? Fuck you, gago. Come in. Ladies and gentlemen, Hoy Bibig Mo presents Mac Navarez. Putang ina na to! Putang ina, direct discrimination naman to! Buta sinong Mac Navarez ba alam niyo matangkad? Putang ina, adjust ko lang ha. Okay lang kayo guys? Tangin na ako si Mac Navarez. Tangin na, grabe yung taas na yun. Ano yung 5'7 shit? Tangin na. Simulan ko na tuloy sa height. Total, simulan natin sa ganyan eh. Buta, ako kasi ay 5'3.5. Para sa alam nyo lahat, okay? 5'3.5. Pero sa resume, nilalagay ko 5'5. Sino mga sumag ganun din dyan, ha? Puta, marami kayong kakilala malili, tama? Hindi ako nag-iisa. Puta, marami kaming gumagawa ng ganyan. Tangin na, di ba? At karamihan sa maliliit, puta, ang likot. Ang dal-dal, puta, hindi mo patahimik kahit anong palalait sabihin mo, hindi man nahimik. Di ba? Pero ito lang sasabihin mo dyan, men. Ito lang sasabihin mo dyan. Sabihin mo sa kanya, find your height. Tangina, pag narinig namin yan, it will take us to our darkest past. High school, elementary days on a flag ceremony. Yan yung pag sinabi ng teacher, okay kids, find your height. Tangina, yung mga klase ko nagpapatangkarad pa. Tangina, samantalang ako, pare, diretso kagad sa unahan. Tanginang yan. Hindi ko na kailangan magsukat. Pero niwala ako. Sumunod ako dahil alam ko ang eskwelahan, tama, hinahanda tayo sa tunay na buhay. Di ba? Tangina, tumanda at nagkatrabaho na ako, puta, hindi ko pa rin makita yung application ng Find Your Height. Tangina, how I wish applicable yan pag nagbabayad ka ng bills. Di ba? O kaya pila sa MRT man lang. Di ba? Tangina, oy, mga bibili ng ticket, pa fall in line lang po, no? Tapos sa Find Your Height. Yes! Yes! Tangina! Excuse me po. Excuse me. Uy, ang tangkad ah. Tangina, basketball player? O, ano pang hinihintay mo? Doon ka sa likod, gago po. Tangina, tangkad mo eh. Pero hindi totoo, pare. Pantasya ko lang yun. Find your height, man, di ba? Ang lahat ng eskwelahan, galit sila sa mga bullying. Tama? Ayaw nilang bullying. Pero yun ang very good example ng bullying, pare. Tangina, height bullying yun, find your height. Maraming nambubuli sa akin sa school dati. Pinakapaborito ko nambubuli sa akin dati, kaklase ko. Pangalan niya, Paolo Inigo. Tangina, lagi nangungopia sa akin yung gago na yun. Alam mo yun, pero paborito niya ako yung bully. Sabi niya sa akin, Navarez, ulila ka na ba? Sabi ko, hindi, bakit? Eh kasi parang walang nagpalaki sa iyo eh. Tangina, ako na, nag-enjoy ako doon, hindi ako na-offend. Puta, sabi ko, putang galing! Sumagot ako, sabi ko, putang Paolo, bagsak ka ba? Hindi, bakit? Eh, puta, hindi natin papakopyahin. Fuck you ka, gago! Ewan ko, for some reason, teka lang, gusto ko malaman, may mga kahit ba ako dito? Para lang at least alam ko kung saan ako. May kahit ako dyan, wala? Tangin na, mga in denial pa. Sige, bigyan mo pa akong 2 minutes, mako-convince kita, tangin na ngayon, pwede mo nang aminin yan, okay? Pag maliit ka dati sa high school, tangin ako kung bakit ako yung pinakamarit pa rin ng high school. Lagi akong naiyaya sa cheering squad. Hindi ko lang bakit, putang ina. Pare, hagis-hagis ka lang.
Tangina, nagulat na lang ako sa susunod na eksena, putang ina, hinahagis-hagis na ako sa ere. Alam mo yun, putang ina, oh shit, kung ano na nakikita ko, alam mo yun, putang ina, bubong ng kantin. Holy shit, tulog na gagamba sa puno ng mangga. Oh, teacher, pwede po ba talaga sa lalaki to? Tangina, di ba babae lang hinahagis-hagis? Tsaka kailangan po ba talaga nakapalda ako? Tangina, nakikita nila yung brief ko. Tangina, nakakahiya ba? Tangina. Isa pa, yung mga pinapasagot ka sa teacher mo sa school, sa room, yung number one sa blackboard, maliit ka. Tangina, hindi namin abot yung number one sa blackboard. Lagi ang nasa taas, pare, di ba? Okay, Mac Navarez. Thank you. Mac Navarez, answer the number one on the board. Holy shit, tangina teacher, sigurado ka? Tangina, baka naman pwedeng number five na lang, puta katapat ko na iyo. Tsaka pwede po bang bumaba na ako sa ibabaw ng lamesa niyo, ma'am? Tangina, lulula na ako eh. Tsaka kailan ko po ba pwedeng hubarin tong pang-cheering squad na palda? Tangina, 2 days ko nang suot to eh. Hirap pare, nabully ako, pero na-enjoy ko. Hindi ko masyadong dinadamdam yan. At nakita ko lahat ng benefits ng pagiging maliit nung tumanda na ako. Guys, meron akong dalawang anak. High school students na sila, pare. And I'm so happy na hindi sila nagmana sa height ko. Alam mo yun, medyo magkaka-height na kami ngayon. So nakita ko lahat ng benefits. Sabi ko, puta, unang-una, antipid. Antipid sa damit. Kasi puta, yung mga damit ko ngayon, hindi ko na kailangan bumili. Lahat ng pinagliitan nila, puta, sinusuot ko na. Tanginan, lambot pala sa katawan ng moose gear. Puta, ayos pala ito, kaya pala mahal to. Tanginan, sarap sa katawan, pare. Hypoallergenic. Antipid din sa papansa eh. Kasi pag mamimili kami ng damit ng mga bata, hindi ko na sa kalakalaan sama. Kami na lang mag-asawa, kasi ako rin naman magsusukat ng damit nila eh. Oo, pwede na sa mga bata to, sakto na sa mga bata to. May mga family bondings din kami, kasi hindi na namin kailangan mag-ikot-ikot sa mall para mag-shopping. Isang department ang pinupuntahan namin, kids section. Tanga na, kaya nagpatatuo ako marami, parang may mga tatuo ako eh. Para lang magmukha ako matanda, alam mo yun, buta mahiwalay lang sa mga anak ko. Ang dami pa rin batang limos sa daan. Di ba? Ako parang dapat isa sa mga dapat linisin yung batang limos. Parang nakarami nililimos sa akin. Tangina. Hindi na siya bata eh. Parang limang bulbul na lang binata na siya. Alam mo yun? Alam mo yun? Kasi makikita mo pare, yung muscle niya properly formed na. May alon-alon na. Putang ina. Tapos nagdumin, ginulong damit. Buhok, ginulugulo. Kuya, pangkain lang po. Unang-una, ang pangit ng acting. Di ba? Gustong-gusto ko sabihin sa kanya kung bakit hindi dapat magbigay ng mga pera sa mga batang tulad niya. Pero hindi ko ginawa. Ang ginawa ko, dumukot ako ng barya sa bulsa ko, binigay ko sa kanya. Hindi dahil naaawa ako sa kanya. Kasi nung nagkatinginan yung mga mata namin, nakita ko sinasabi ng mata niya sa akin, Kuya, kaya kitang gulpihin? Tangina, ba't kailangan pa umabot sa point na yan? Tao ka din, nagugutom ka din eh. Okay na ba yung 88? Tangina, hanggang ngayon, iisip ko pa rin kung limos ba yun na hold up. Diba, puta? Pero dito sa Pilipinas, bilib ako, pare. I think the best part of here in the Philippines, we don't sell cigarettes to minors. Di ba? We don't sell cigarettes to minors. We let the minors sell the cigarettes. Tangina, proud to be Pinoy. Proud to be Pinoy. Palakpakan niyo ang Pinoy, tangina. We let the minors sell the cigarettes. Mga sir, mga ma'am, nasubukan niyo naman mapagkamalan sa hindi niyo ginagawang trabaho? Nasubukan ko yan, parang 2 days ago, tangina, nagpunta ako sa Ukay-Ukay shop. Napagkamalan akong tindero. Twice. Tangina kung isang beses lang okay lang eh. Puta, dalawang beses. Siyempre, na-offend ako. Ang ginawa ko, pinuntahan ko yung mayari ng Ukay-Ukay. Kinausap ko. Sabi ko, Sir, hiring po ba kayo? Tangina, God bless naman. Start now next week. So, alam niyo na kung saan galing susuot ko. Signing bonus ko yan, pare. Tangina, 50 lang to. Pwede ko na ho ba rin? Nagamit ko na eh. Sino mahirap dito? Magpalakpak kang mahirap. Yan. First time to, ha? First time na naging proud na mahihirap. Sa mga shows, hindi sila pumapalakpak. Ang sarap maging mahirap, di ba? Tangenang yan. Ang problema lang naman kasi dyan, for example, sa Pilipinas, sa bansa natin, tignan nyo, ha? Wala tayong sariling identity. Ang Pilipinas, wala tayong sariling identity. Tignan nyo mga pangalan natin. Mga pangalan natin, pang first world. Pero wala kang makikita mga tigamayamang bansa na gumagamit ng Filipino names. Walang Elpidio Smith, Bayani Williamson. Walang ganun, pero tayo mga Pinoy? Puta, grabe tayo gumamit ng pangalan. Puta nga na. John Trevor Manlangit. Diba? Christoph Jefferson Capistrano. Tangina, mga pure native Pinoy to mga to, ha? Alam niyo mukhang aliping sa gigilid?
tanginan, it's Trevor Jefferson. Fuck you, gago! Tanginan, daan-daan sa pagpili ng pangalan, di ba? Mga nauuso ngayon, yung mga kaibigan ko, nilalagyan nila ang pangalan ng anak nila, Lord. Lord Martin. May mga, mayroon kayo kilala? Lord Martin, Lord Matthew, Gaylord, di ba? Di ba? Okay, okay, okay naman yun. Astig nga yung pangalan ng Lord. Ako, gusto ko rin eh. Kaya lang, pare, bago mo pangalanan ng Lord yung anak mo, isipin mo na itong sitwasyon na to. Para yung anak mong si Lord na wala sa mall. Nakita mo ba kung anong sasabihin ng mga tao sa iyo, pare? Di ba? Tanga naglalakad yung anak mo si Lord. Tanga nang yan. Lord? 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 Lord! Nakita niyo si Lord! Lord! Puta, ano sasabihin ng mga tao sa inyo? Puta, yan ang napapala ng kakasimba. Tanginang relihiyon yan eh. Nababalo yung mga tao dyan eh. Di ba? Ito yung mga girls, ang dami niyo babae. Huwag din kayong pipili ng mga shota na may pangalang Lord. Mahirap din yan. Kaaway mo siya sa phone, sa public place. Tangina, nakita mo yung senaryo? Tangina, di ba? Tangina mo, Lord! Ginago mo ako, Lord! Binuntis mo lang ako, Lord! Magpakita ka, Lord! Magpakita ka, Lord! Tangina, nakakaya. Yun, pare. Same person. Sabihin niyo rin yun. Tangina, yun na pa pala nakaka-religion, pare. Nai-in love kay God. Hirap. So, daan-daan lang sa pagpili ng pangalan, di ba? Sino ba yung pangalan, Lord, dito? Wala naman? Wala naman? Wala, wala. May kalalang may nagpapangalan, Lord? Wala rin, wala rin. So, invento ko lang yun? Hindi, hindi, hindi. Sakto lang yan. Mm. If you differentiate natin yung first world to third world country, di ba? Sa first world, pinapaliwanag nila yung lahat ng bagay, science eh. For example, sa dreams, panaginip, di ba? Sa mayamang bansa, sinasabi nila dyan, science lagi. Eh, nanaginip ako, naglalagas yung ngipin ko. Sabi ng mayamang bansa, ibig sabihin yan, death in the family. Di ba? Sa Pilipinas, nanaginip ako, naglalagas yung ngipin ko eh. Ah, 2:33, tayo mo sa wedding. Kompyang mo, kompyang. Di ba, puta? Tsaka malakas ang convincing power ng mga nagpapataya sa wedding. Puta yun, di ba? Uy, tayo mo yung panaginip mo, sayang. Puta, wala akong pera, pare. Ah, bala ka, death in the family. Ang gago ka. Ewan ko, dahil siguro sa gutom sa Pilipinas, puta nga, ang dami natin mga naimbentong kasabihan. Nakita nyo ba yan? Sabi nila, pag may nunal ka sa ulo? Matalino. Meron po akong 10 nunal sa ulo. So, naniniwala ako na hindi siya totoo. Kasi ang nunal, makulit yan eh. Puta, labas ng labas kung saan parte ng katawan natin. Tapos tayo mga tao, bigay tayo ng bigay ng dahilan kung ba't sila nandyan. Halimbawa, meron kang nunal sa batok. Anong sabi? Habuli ng chicks. Meron kang nunal sa mukha. Uy, good luck to. Oo, good luck sa'yo. Puta, ang laki niyan. Tangina, birth certificate na lang. May sariling buhay na yan. Nagbabayad na ba ng buwis yan? Gago tayo mga Pilipino pagdating sa nunal. Napansin nyo ba yun? Gago tayo mga Pinoy. Yung kapitbahay mo, may nunal sa ilalim ng ilong. Ang ganda ng pangalan, Trevor Jefferson. Anong tawag mo sa kanya? Kulangot. Tangina, anyway, kanina nakita ko, ang dami mga mahirap na proud na mahirap, no? Ako, proud na mahirap din ako. At ako naman, kahit mahirap ako, gusto ko rin i-enjoy yung pagiging mayaman. Di ba? Ang sarap din mag-feeling mayaman paminsan-minsan. For example, sa mga pagkain. Di ba? Kumita ka ng konti, spend something for your family, with your loved ones. Di ba? Yan yung mga Filipino way. Tangina, parang kailangan mo lang naman dyan, recipe book. Tama? All you need is just a recipe book. Tingin ka lang na maluluto dyan. Kaya lang, tayo mahihirap pag titingin tayo sa recipe book para ka nag-a-apply ng trabaho. Kasi hindi lahat ng luto para sa'yo. Depende lang kung anong available sa kusina mo. Di ba? Parang nakaraan, nag-try ako. Puta, sabi ko, nakita ko white fish with lemon and parsley. Puta, sabi ko, tali lang nito. Kasi lemon, pwedeng kalamansi. Parsley, puta, pwedeng oregano na lang siguro to. Di ba? Puta, ano pang kailangan dito? Ay, puta, kailangan pa ng oven? Tangina, hindi masarap to. Tsaka dahil mahihirap, mabilis tayo ma-turn off sa mga words na ginagamit sa recipe book, di ba? Tangina, makakita ka doon, brisket and tarragon, puta, hindi rin masarap yan. Rosemary and thyme, hindi rin masarap yan, wala akong time kay rosemary. Nakakita ako, aparel nakakita rin ako, nakakita ko doon, puta, white fish with balsamic vinegar and ginger. Putangina, paksiw na isda lang to, ah. Pinaganda mo lang, hayop ka. Tanginang recipe book to, ah. Pinagluloko ako, hype na to, ah. Ewan ko, lahat kayo mag-agree, guys, ha? Parang mga bata lahat, no? May mga magulang din. May mga parents? Parents, make some noise? Yeah, good, good. Ako rin. I'm a parent. I have 2 kids. Pero sa tingin ko,
kupal ang mga magulang nung bata tayo. Hindi ko alam kung lahat mag-agree, ha? Paliwanag ko. Tingin ko lahat kupal ng mga magulang natin nung bata tayo. Kasi nung bata tayo, lahat ng gusto natin, hindi pwede. Pero lahat ng ayaw mo, tangina pwersahan. Uminom ng gamot, matulog ng tanghali, kumain ng gulay, puta ayaw natin yan nung bata tayo, pare, di ba? Kaya nung bata ko, ano ang pangarap ko? Sir, ma'am, puta ng pangarap ko? Magpanggap na sinasaniban. Para lang legal kong murahin yung magulang ko. Di ba nagmumuray ang mga yan, di ba? Ay, tangina. Tangina, di ba? Puto, demonyo ko, lumayo ko dyan sa katawan ng anak ko. Ulol, putang ina mo, itigil mo yung maingay mong bunganga. Fuck you. Gusto mong umalis ako sa katanap mo? Ha? Gusto mo? Itapon mo lahat ng gulay sa ref. Palakpakan yung mga nagmura sa magulang. Ah, talaga meron? Alright. Tangina, diba? Okay lang naman yun, yan. Basta sa isip lang. Isip lang murahin yung magulang. Huwag verbal. Kasi mga magulang natin yung mga yan, eh. Okay, pero huwag nyo niloko yung mga bakla, ah. Tangina. Sila ang may pinaka-the best na advantage pagdating sa mga masturbation. Let's just say, dumating yung panahon na wala nang masturbatory at parapernalia, pare. Walang internet, walang computer, walang cellphone, walang Avon. Wala na talaga, pare. Yung mga bakla advantage yan, pare. Alam mo gagawin lang ng mga bakla, pare? Puta, maghuhubutubad lang sila sa loob ng bahay nila, tapos dadaan sila sa harap ng isang malaking salamin. Tangina, dadaan lang sila dyan. Uy, puta, titi yun, ah. Pwede nilang pantasya yung sarili ng titi, pare. Di ba? Pero ayoko rin niloloko yung mga kapatid dating bakla dahil unang-una, maraming lumalabas ngayon na bakla na around 30 years old na sila. Narinig yun yung mga yan? Mga around 30s na, doon lang ma-realize na, tangina, gusto ko pala sumubo ng pride. Alam mo yan? Eh, 33 pa lang ako. Tangina, you'll never know, man. Di ba? Kinakabahan din ako, di ba? Kasi nag-i-exist talaga yan. Ang tawag sa kanila, late blower. Meron talaga yan. You guys know the palit ulo? None of you? Wala? Palit ulo. Okay, good. So at least may matututunan kayo bago kayo lumabas dito. Ang palit ulo, yan yung tipong pag nahuli kang meron kang dalang drugs. It's either you tell someone, magsabi ka ng pangalan, or else, ikaw yung makukulong. Yun yung palit ulo na tinatawag, okay? Yun ang kinakaba ko. Ayokong mahulihan ng weed. Kasi weed makes you become honest. Baka sabihin ko yung totoo. Alam mo yun, putang may dala akong weed, mahuli ako ng pulis. Bata, umamin ka na. Saan galing tong marijuana mo? Kay God po. Siya po may gawa ng langit at lupa. At ang halaman po galing sa lupa. Advance po kasi ako mag-isip. Putang hirap maging honest. Anyone here smoking weed? Uy, proud na. Astig. Camera, pakitutukan na to. Ha? Alam niyo na kagad to. Ha? Set up to eh. Ready to, sir. Joke lang. Okay lang yan. Amin ko, may mga nagtatago dyan. Pero okay lang yan. Weed is the best medicine ever. Tangina. And humans are just trying to, tangina, deny it. Di ba? Puta, weed is the best. Sabi nga nila, nasabi ng mga potheads, pare, God smoked weed. Would you guys agree? Sabi nila, God smoked weed. With all this perfect creation, oh nga naman, maybe God smoked weed. Because when you look around you, you will see signs, evidence, sayings. Kahit sa jeep, makikita mo nakalagay, God never sleeps. That's not weed. Di ba? Tanginang yan. Hindi ka natutulog, puta shabu yan, God. Nagsasabu si God. Ah, kaya pala merong God speed. Ah, talina, no? Thank you. Tangina, di ba? Meron pa eh. Tangina, God is watching us all the time. What a fucking paranoid God we have, man. Tangina, making sure you follow His rules, di ba? Ten Commandments. Tangina, unang-una, hindi ka natutulog, tapos paranoid ka pa. Puta, nagsasabu ka talaga. Tangina, nagsasabu talaga yan si God. Sino dito nakapagsabu? Wala pa sa atin. Ako, ayaw ko rin yan. Kanina pa ako abot-sabot sa'yo. Puta, hindi ka lumalapit. Tangina, kinausap pa kita sa backstage. Sabi ko, pagkumano na ako, lapit ka. Nagmumukha akong tanga dito, imbes na pogi ako. I mean, what's the worst thing that you could do when you're on weed?
tumitig ng 17 minutes sa loob ng refrigerator. Yan, yan. England dun. Ano, ang daming kulay. Ano ba, puta? Malagay ko yung toothpaste sa likod ng toothbrush. Okay, nagsaing ako sa rice cooker na hindi ko napindot yung cook. Di ba? Di ba? Tapos pagbukas mo sa rice cooker, yung warm na, naka-warm na. Uy, luto na. Pagbukas mo, puta, wala pa ng tubig. Fuck! Yun lang yung worst na nangyari sa akin sa weed, pare. Tangina, ano kinakatakot nyo? Last time, share ko lang ha, just a very short story. Last time, nakarinig ako ng kwentuhan ng isang tao at isang puno. Tao at isang puno. Sabi ng tao, kaming mga tao ang kailangan yung mga puno. Kasi unang-una, pinarami namin kayo, inalagaan namin kayo, tsaka putang ina, fertilizer nyo kami. Nakita mo ba kung gaano katataba yung mga puno sa tabi ng puso negro? Sumagot yung puno, sabi ng puno, oh, sabagay, tama. Oo nga naman, inalagaan nyo kami, pinarami nyo kami, genetic DNA. Basta nyo na lang kaming kinopya. Putang ina, copyright infringement. Wala kaming consent. Kandito na kaming mga puno bago pa kayo dumating mga tao. Tangina, hindi namin kayo kailangan. Kaming mga puno ang kailangan nyo. Paano ba kayo tumalino? Language. Saan nyo sinave yung mga data nyo? Sa puno. Ano ang puno ngayon? Papel. Papel na sinulatan ng mga paborito mong author ng mga libro. Papel na sinusulatan ng mga estudyante nyo kung bakit sila tumatalino ngayon. At papel na pinambalat mo dyan sa joint mo kung ba't ka na ikipag-usap sa isang puno ngayon. Putang ina! Sabog ka! You're high! Saya, no? Tangina, may video, sabay video pinag-uusapan. Tangina, dream come true para sa akin, pare. Tangina, palakpan nyo naman ako, tangina. Dream come true. Pare, gusto ko malaman, kailan ba talaga yung second coming? Kailan ba talaga yung second coming, di ba? Parang, di ba napakatanda na ni Jesus para sa second coming? Ilan taon na ba talaga siya, di ba? Samantala ako, pare, 33 years old pa lang ako, minsan, hirap-hirap na rin ako mag-second coming. Di ba? Tangina. Ikaw, sir, kaya mo pa mag-second coming? Hirap na rin, di ba? Bigyan mo kami ng 30 minutes to 1 hour, puta, kaya namin mag-second coming. Minsan, kailangan pa namin manood ng porn para sa second coming. Tapos si Jesus, tangina, kaya pa mag-second coming. Ang tanda na, palakpakan natin si Jesus Cristo, pare. For Jesus Christ, man. Tangina. Fuck. Pupunta na akong hell. You all going to hell, yung mga pumalakpak, tangina. Anyone here na may tattoo? Tattoo? Make some noise? Yeah, sir, yes, sir. Usong-uso ng tattoo ngayon. Parang minsan naisip ko lang pagsabog ako, tangina. Sino kayo unang-unang nag-tattoo? Alam mo yan? Sino yung unang-unang nag-tattoo? Puta, hundreds of years ago, yung mga ancestors natin, tatuan na. Di ba? Ang theory ko dyan, one day, wala silang gain meat. Yung isang tribo, wala silang gain meat. So, anong tendency pag wala silang meat? Kain lang sila mga dahon-dahon. Di ba? Mga halaman. Eh, maraming mga halaman na may mga psychoactive contents. Di ba? Siguro yung isang member ng tribo na stoned na lang bigla. Drawing ang kita sa mukha. Ganun lang kasimple nag-start yung tattoo, pare. Tangina, sabog na sabog siya. O gusto nyo malaman kung sino yung unang-unang painter? Unang-unang nag-paint? Galing din sa tribu na yun. Siya yung walang nakumbinsi na may tatuan sa mukha. Tatuan kita sa mukha. Puta, yan ang hirap-hirap sa'yo, Trevor. Pagsabog ka eh. Punta ka to kay Christoph. Baka gusto niya. Diba? Ayaw mong patatuo sa mukha. Tangina, diwag. Magdodrawing na lang ako sa mga bato. Napansin nyo yung mga kuweba? Ang dami mga drawings? Tambayan ng mga depressed na artist yan, pare. Noong unang panahon. No. Men, ito ah, kwento ko lang sa inyo. Lahat ng barangay sa Pilipinas, meron tayong representative na kilalang may putok. Di ba? Lahat ng barangay sa Pilipinas, bawat lugar, may representative na may putok. Putang ina, sa lugar namin, siya si Lakay. Lakay ang pangalan niya. Si Lakay ang taong hindi mo na kailangan makita para malamang nadudun siya. Tangina, pag masasalubong ko yung si Lakay, puta, 1 meter bago ko siya masalubong, dapat marunong ka sumisid. Puta, walang hingahan yun. Tangina, yun si Lakay, putang ina. At syempre, polite ako. Hindi naman ako basto sa tao eh. Ayoko ipakita sa kanya, nababahuan ako. So, kailangan mag-pretend habang hindi ka humihinga. Puta, ang hirap nun.
putang ina, paglampas mo, ha! Ha! Lahat palabas! Ha! Ha! Alam mo, pag may dumaan na bagong putang ina, mga basurahan, mga... Tangat yung joke na yun, eh, o na? Lahat may palabas, alam mo yun, pare. Walang masamang kriminal na may putok, pare. Walang kriminal na may putok. Napansin ko yan. Mababait sila lahat. Kasi tangina, kung kriminal kang may putok ka, putangina, sablay yan. Isipin mo yung pulis pupunta sa crime scene yun. Gagawin lang ng pulis. Kilala ko na kung sino yung may sala. Kaya mababait lahat na may putok. Palakpakan na may putok. Palakpakan na may putok. Huwag kayong mahiya. Hindi na may ibig sabihin kayo may putok. Palakpakan lang yan. Palakpakan nyo sila kayo. Sila kay. Kaibigin mo yun. Tangayon. Gagot ang mga to. Anyway, guys. Ako ay galing Olongapo City. I'm from Olongapo City. Palakpakan nyo naman. Probinsyano. Pero dito. I'm from Olongapo City. And it's actually a 3 or 4 hour bus ride from here to here. According to Google Maps. Pero pagdating mo sa EDSA, tungan na doon mo na marirealize lahat. Tangin lang yan. Sabihin sa EDSA, fuck you. Tangin na 5 oras, 6 na oras. Alam mo yan. Everyone commuter. Ako commuter ako. I'm a traveling comedian. I love traveling. And every time na nasa bus stops ako, nasa bus terminals ako, lagi ka merong kasama kung kailan aalis na yung bus, doon siya kailangan may gawin. Napansin nyo yun? Di ba aalis na yung bus, putang ina, dyan, ay, puta, naiihi ako. Saglit lang. Babalik din ako agad. Tapos maya-maya, puta, mapapansin mo, puta, umaandar na yung bus. Alam mo yung panic? Di ba? Kuya, may kasama pa po ako! Yan yung mukha na ayaw mong ginagawa ng mukha mo, pare. Walang papogi, it's just pure panic and fear, di ba? Kuya, may kasama pa po ako! Tapos maya-maya, pagtingin ulit sa pintana ng bus, putang ina, yung kabilang bus pala yung umaandar. Shit! Tangi na nakakahiya! Tangi na, optical illusion ang puta! Nakatingin pa ba yung driver? Kwento ko na rin ng konti sa Olongapo, para sa Olongapo, it's easy to tell good girls from bad girls. Depende ko anong suit nilang damit. Depende ko anong suit nilang damit. Especially if they're wearing short shorts, pokey shorts, backpack shorts. Because whenever some girls wear it, you easily see her dark side. And it confuses sometimes. Di ba malilito ko pa, putang ina, ano ba yan? Anino lang ba ng puwit mo yan? Tangin na, nasang ba-araw? Tangina, against the light, ah. Puyat ba yung puwit mo? So, alam nyo na, pagbuta ko yung longa po, ah. Ganun lang pumili, pare. Basic lang, basic lang. Parang galing lama yung puwit mo, ah. Speaking of lamay, hindi ko alam kung sino yung nagde-decide kung anong picture na namatay yung gagamitin. Diba? Pag pumunta kang lamay, parang may picture lagi. Puta, sino yung nagde-decide? Parang mostly sa kanilang papangit ng taste. Diba? Tangina, parang... Kunyari ikaw, halimbawa ikaw, kaluluwa ka, nakating ko doon sa burol mo. Tanginang, shit, ba't yung picture ko na yan? Tanginang, bangit ko dyan, hindi ko ngayon na-upload sa Facebook yan eh! Tapos naging isa mo lang sa picture. Putang na, ba't di pwedeng dalawa kayong mag-asawa, di ba? Dalawa yung pag-asawa, lagay mo doon, para at least puta, till death do us part nga, di ba? Para at least yung mga pupunta dyan sa lamay niyo, may confusion ng konti, puta, sino sa kanila namatay? May konting twist. Yung mga masaker, sabay-sabay namatay, o bigyan mo ng group picture sa buro nila. Edit mo lang sa Photoshop, puta Avengers. Maangas, di ba? Maangas, pare. Hindi ko alam. Pero sa tingin ko, pag si Gas Abelgas ang nagkwento, nag-narrate ng buhay mo, wala ka na dito. Tangina, di ba? Si Gas Abelgas, kukwento yung buhay mo, wala ka na dito. Sa tingin mo, marinig mo si Gas Abelgas, sasabihin niya, nauwi sa kasalan ang kanilang pagmamahalan. And they live happily ever after. Happily ever after, hindi mangyayari yan, gago. Pag si Gas Abelgas ang nagkwento ng buhay mo, gagamit siya ng mga salitang nakahandusay. Labindalawang saksak. Talahiban. Wakwakang ari. Wala nang buhay. Tangina, si Gas Abelgas lang ang tanging reporter na ayaw ng happy ending. Gusto niya laging ending, wala nang buhay. Alam mo yun, puta, hindi nga siya pwede mag-host sa mga events eh, di ba, kahit kasal. And let's welcome the newlyweds, Mr. and Mrs. De Los Santos. Wala nang buhay. Hindi pwede. Hindi pwede, pare.
Anyways, just to give an update sa current ano natin, administration ni Duterte, bumaba na daw ang unemployment rate sa bansa. Alam niyo ba yan? We are from 7.1, we are now down to 6.7. Puta, malaking improvement ang bansa yan sa unemployment rate, di ba? Eh puta kina, paano ba namang hindi bababa ang unemployment rate sa bansa? Eh puta, pinapatay niya na lahat ng unemployed. Tangina, iba nasa kulungan, nagsusumba, alam mo yun. Tangina. Fuck! Kaya nga ako hindi sumasayaw sa school eh. Tangina, ko alam ko lang na ganito dito. Hindi na sa analog siya. Bubu, tangina. One chili cha-cha. Pangit ko sa mayaw, no? Tangina niyan, di ba? Kasi ako naniniwala ako sa sinabi ni Jose Rizal, boys and girls. Sabi niya, tamang droga sa tamang trabaho. Halimbawa, ikaw isang rescuer at trabaho mong magligtas ng kapwa sa araw ng kalamidad. Puta, yan dapat yung pinagsasabu. Ewan ko lang kung di zero accident yung bayan nyo. Diba? Putang ina, yun yung bagyo. Malakas daw yung bagyo na yan. Putang ina, mga rescuer, pagsabuhin na yung mga yan. Tara! Woo! Tangina, gusto ko tumulo sa kapwa! Ayoko, may mamatay! Tangina, bagyo pa! That's my time, guys. You guys are awesome crowd. Maraming salamat. My name is Mac Navarez. Thank you for coming out tonight. Thank you. Get generous data allocation with the new Smart Signature.